Makalipas ng 10 taon, muling nakaabot sa conference semis ang New York Knicks sa playoffs. Knicks ended their last season campaign with 47 wins and 35 losses. Tinalo nilang Cavaliers sa first round, umabante sa semis, ngunit bigong makausad nang makaharap ang Miami. Jalen Brunson had a spectacular playoff debut bilang isang Knicks player. Sa buong postseason, umaverage siya ng 27.8 points. Nakakaisang season pa lang si Jalen sa New York, pero malaki na ang naging dulot na pagbabago nito sa overall performance ng team. Julius Randle also had a great season, but his numbers were down during playoffs. Worth mentioning din sina RJ Barrett, Emmanuel Quickley, Josh Hart, Mitchell Robinson, at Quentin Grimes bilang suporta kina Randle at Brunson. Wala na si Obi Toppin and Derrick Rose sa kanilang lineup. Knicks signed Dwayne Washington Jr. na naglaro sa Phoenix last season. Kinuha rin nila si Dante DiVincenzo via free agency. Habang inofera naman nila ng 4-year extension si Josh Hart. They also added Ryan Arcidiacono. Mga produkto ng Villanova Wildcats sina Brunson, Hart, DiVincenzo at Arcidiacono. Sa madaling salita, pamilyar na ang apat na to sa estilo ng laruan ng bawat isa. Matapos ang dalawang magkasunod na season na mahigit 20 lang ang panalo noong 2021 at 2022, umakyat na muli sa 30-plus wins ang Orlando sa nakaraang season. Paolo Banchero led the Magic to 34 wins with his 20 points production. Big factors din sina Franz Wagner, Wendell Carter Jr., Cole Anthony, at Markel Fultz sa improvement na ito ng Magic. This offseason, Orlando added players to their roster via free agency and via draft. Magic signed the 9-year veteran Joe Ingles for 2 years and the 2023 slam dunk contest champion na si Mac McClung sa isang partially granted deal. Returning din on a 2-year deal ang kapatid ni Franz na si Mo Wagner. Via draft, Orlando pick Anthony Black na 6th overall ng 2023 draft class at Jet Howard na 11th overall pick naman. Listed at 6'7 si Anthony Black, but he plays point on the court. Kung tutusin, medyo loaded na ang backcourt ng Magic coming to next season, but they still pick Black because of his upside and potential. Ganun din sa estado ni Jet Howard. Howard had a solid performance on Summer League displaying his shooting ability. Drafting Black and Howard was Magic's best offseason move. Orlando is relatively a young team. Getting 34 wins last season was a good indication na unti-unti nang nagiging swak ang laro ng bawat isa. Expect Banchero to improve more and be their steady scorer next season. Ang tanong na nga lang kung kaya na ba nilang i-level up ang team na to bilang isang playoff contender. Isa rin ang Indiana Pacers sa malaking in-improve last season. Galing ang Pacers sa 25 wins noong 2021-2022 season. Pero tinapos nila ang kanilang kampanya last season to 35 wins and 47 losses. Tyrese Haliburton became an all-star with 20 points and 10 assists per game. He played only 56 games. Kung hindi siguro na sideline ng matagal due to injury si Haliburton, baka mas mataas pa ang naging standing ng Indiana sa East. Ngayong offseason, Indiana added Bruce Brown to their lineup. Bruce signed with the Pacers for $45 million over 2 years. Nakuha din ng Indiana si Obi Toppin from the New York Knicks kapalit ang dalawang future second round draft picks. Habang nagkasundo naman ng Pacers at si Haliburton sa isang max contract extension. Indiana also have the 8th overall pick ng 2023 draft na si Jairus Walker. Best offseason move ng team ang pagkuha nila kay Bruce Brown. Bagamat medyo pricey ang kontrata ni Bruce, pero di kaila, nahanip naman talaga ang pinakitang toughness at performance ni Bruce last season sa championship run ng Denver Nuggets. Sa isang rising young team tulad ng Pacers, mahalaga na magkaroon sila ng isang prime veteran role player na mag-i-instill sa kanila ng winning mentality. Before the new season starts, may mga usapan na rin ng potential trade surrounding Buddy Hield. As of recording this video, hindi pa naikakasa ang kahit anong trade involving Hield. Pero just in case na mangyari ito, makikinabang ng gusto si Mathurin sa slot na maiiwan ni Hield sa starting lineup. Sa palagay mo, oras na ba na bigyan ng mas malaking atensyon ng Pacers si Benedict Mathurin at ikonsidera siya sa starting unit? Pumato sa isang Philadelphia sa record na 54 wins and 28 losses. Nasweep nila sa first round ng Brooklyn Nets habang umabante pa sila ng 3-2 sa serye nila kontra Boston. Pero ang dulo, nakadalawang sunod na panalo ang Boston kaya na-eliminate sila sa second round. Abot kamay na sana ng Sixers ang conference finals. Nasa kanila ang reigning MVP na si Joel Embiid at si James Harden na former league MVP din. Dahil sa pagkabigo na to, Doc Rivers was fired as a Sixers head coach. Ilang beses na nangyari sa coaching career ni Rivers na nalalaglag pa ang kanyang koponan
despite sa pagiging liamado sa serye. Pagkatapos nun, kinuha ng Philly ang dating coach ng Toronto na si Nick Nurse. Ilang linggo matapos lang din siyang ma-fire ng Raptors. Agad naman ito nasundan ng mga free agent signings. Nasa bakuran na ngayon ng Philadelphia sina Patrick Beverly, Mo Bamba, Danny Green at Kelly Oubre Jr. Returning din sa lineup ng Philly sina Paul Reed at Montrezl Harrell. Wala naman silang pick from 2023 draft habang wala rin silang transactions via trade so far. As of recording, nananatiling Sixers si James Harden. Umugong mga balitang ayaw na ni Harden maglaro sa Sixers. Nagkaroon ng lamat sa pagitan niya at ni Daryl Morey, ang presidente ng basketball operations sa Philadelphia. May mga trade talks but still, wala pa rin kumpirmado at nananatiling nakabinbin ang estado ni Harden kung saan uniforme siya next season. Kung magkaayos man sila, good thing for Philly. Pero kung hindi, tatagal pa ang issue na ito na pwedeng maka-apekto rin sa performance ng koponan next season. For their best off-season move, ibibigay natin ito sa pag-fire nila kay Rivers at pag-hire ng bagong coach. Disappointing talaga na malaglag sila nung playoffs. Masasabi nating napabayaan nila ang serye. The fact na nasa kanila pa ang reigning league MVP. Kung tutuusin, yung roster ng Philadelphia noon ang may pantapat talaga sa eventual champion sa Denver Nuggets. Kung sakaling ang nangyari yon, magandang matchup ang Jokic at Embiid sa finals. Ngayon pa man, magbabakas sakali sila muli with their new head coach na si Nick Nurse. Washington Wizards ended their campaign with 35 wins and 47 losses. Bradley Beal, Kristaps Porzingis, and Kyle Kuzma ang top 3 players na umarangkada sa Wizards last season. Pero sa darating na bagong season, wala na si Beal at Porzingis sa kanila. Nasa Phoenix na si Beal ngayon, habang nasa Boston naman na si Porzingis. Both of them was dealt via trade. Bilang kapalit ng dalawang star na ito, nakuha ng Wizards sina Danilo Gallinari, Tyus Jones, Mike Muscala, Landry Shamet, Patrick Baldwin Jr., Ryan Rollins, at Jordan Poole. They also drafted Bilal Coulibaly na 7th overall pick ng 2023 draft. Sa dami ng bagong players sa Wizards, panigurado, they will have a different identity next season. New era na to sa Washington since they have already moved on kay Bradley Beal. Siyempre, andyan pa rin ang mga dating nasa Wizards na sina Denny Avdija, Daniel Gafford, Dillon Wright, at Corey Kispert. Jordan Poole might be up for a breakout season. And who knows, baka all-star season pa niya ito. Poole was having a great season sa Warriors hanggang alatin siya nung playoffs. Nasa third or fourth option si Poole kapag healthy ang roster ng Golden State. Hindi siya ang main guy doon, pero certainly he can deliver offensively. Pero ngayong nasa Washington Wizards na siya, wala siyang magiging kaagaw. Dahil panigurado, silang dalawa ni Kyle Kuzma ang magiging 1-2 punch ng koponan. With that, we will consider trading for Poole as the best off-season move ng Washington Wizards. 16-year playoff drought ang winakasan ng Kings last season. Matapos ang 16 na taon, muling nakatuntong sa mahigit 40 panalo ang franchise sa isang regular season. With De'Aaron Fox, Domas Sabonis, Kevin Huerter, Harrison Barnes, Malik Monk, Keegan Murray, and the rest of the Kings, pumangatlo ang koponan sa West papasok sa postseason. Coach Mike Brown led the team in the playoffs and almost defeated his former team na Golden State Warriors. Sa darating na bagong season, walang duda, mas gutom ang koponan na ito. Finally, they now have a solid core under a high-octane offense system. Perfect ang sistema sa estilo ng laro ni Fox and everyone is fit sa kanilang mga roles. This offseason, they added JaVale McGee via free agency. JaVale and Coach Mike had some great years sa Warriors. At 35, more of veteran presence and frontcourt support na lang ang inaasahan kay McGee. They also acquired via trade si Chris Duarte from the Indiana Pacers. Chris had a great rookie year sa Indiana. In fact, napasama pa ito sa second team ng All-Rookie. But on his sophomore year, naging limitado ang potential ni Chris with the emergence of Benedict Mathurin. But this guy can score and a bucket getter. Pero most likely, he will come off the bench sa rotation ng Kings. Sacramento also added the 6'9 reigning EuroLeague MVP na si Sasha Vezenkov. Returning din sa Kings roster, sina Alex Len at Trey Lyles. Overall, halos ganun pa rin ang roster ng Sacramento with just new additions to fill in the secondary unit. Fox got his first All-Star Game appearance last season at malaki ang tsansa. Kung manatiling ganito ang takbo ng performance ng Kings, he'll get more All-Star recognition in his career. Sa palagay mo, kaya na bang mag-number 1 ang Sacramento sa West?